Good morning! O, oh, diba? Kala nyo si Marian lalabas? Well, ako muna kasi moment ko to, okay? Because if not now, never! Palapakan nyo naman ako! Naku, never ako magkaka-moment today kasi mukhang hindi ako makakasingit kay BFF kasi, you know, si BFF, may ibang BFF today. Pero hindi na bale, kasi ngayon lang namang mangyayari to, grabe. Pagbibigyan ko na sila, total, ninang niya naman yon. Ah, eto, tanong ko, kilala niyo ba kung sino ang sinasabi ko? Yeah! Ay, nako, may idea na sila. Ganito siya kalakas si Marian sa ninang niya. Kaya birang-bira lang po ito at dito lang siya yan ang morning magaganap ever. Grabe. Kaya naman mga kapuso, heto na aking BFF, the primetime queen, Marian Rivera! Ay, ito. Ay! O, diba? Sobra naman. Oh, well, mukhang napakahaba na ng sinabi mo, kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Please welcome ang aking ninang, Chris Aquino. Hi! Hello, everybody! Good morning! Good morning! Mwah! O, ninang! Oh, exchange gift tayo. May regalo din ako siya pa sa lugong galing sa States. Pwede mo nang buksan kasi para sa mga mommy yan. Ay, para sa mga... Oo. Oh, oh. May gift agad! May gift agad pa sa lubong para sa'yo. And good morning sa inyong lahat. Mom, love! Oo, meron akong ganyan. So, nakita ko, sabi ko, at nalaman kong confirm na pupunta, binilan din kita. Gusto mong basahin ko paano nakasulat? Sige. Okay. Mom, love. The bond we share is unlike any other. Wear your necklace as a reminder that the best within you is the best within me. I love you. Kasi di ba, the best in us, yun yung mga nakukuha ng mga anak natin. Wow, thank you. Ang ganda ng anak mo. Hihintayin ni Bim. Halika na. Oh, ayaw mo. Bigla nag-react. Yan, may tanong ako. Hala, ako yung tinanong. Anong age gap nyo ni Dong? Kami? Oo. 31 ako, mag-35 si Dong. So, 4 lang. 4. Kinalculate ko, kasi kung si Bim at si Zia, 8 years, pwede yun. Kasi ako, gusto ko ng magandang lahi. Parang natensa ko yung anak ko yung pinag-usapan. Oo. Hindi nabilib ako talaga, kasi sabi ko, oh my God, wala silang yaya. Mm-mm. Whose decision? Ako talagang gumawa ng show. Pasensya ko, na-miss ko mag-interview. Ako bigla yung nagtanong. Actually, decision namin ni Dong kasi gusto namin maging hands-on sa anak namin. Especially ako, gusto ko talaga. Eh ngayon na nandito ka? Mami mo? Mama ko o kaya mami ni Dong? Grabe. Doon ako bilib. Okay, ang tagal mo nawala. Di naman. 7 weeks. Bakit mo na-decide na mag-ibang bansa para mag-anuway? Pero ang alam namin, para sinabi mo health, 10 months ago, nagkaroon talaga ako ng health scare. As in, yung BP ko, dinirecho nila ako sa ER ng Medical City. Kasi nung pinaka-peak niya, nag 200 over 110 ako. As in, pwede akong magka-stroke. Yung ganung level na talaga. And then, for 5 weeks, sinabi nung doktor na ayusin natin na eat right, sleep right, and then gagawin natin lahat nung parang yung executive checkup. So nung ginawa lahat, napasa ko naman lahat, maganda lahat. Ang sinabi lang talaga sa akin, ito stress and cumulative na pagod. Kasi parang 20 years na dire-diretso. Parang feeling mo, makina ka, hindi mo na-realize na may singil pala. On the day na bumoto tayong lahat, lumipad na kami at tinuloy na namin yung bakasyon. Pero diba, trip naman talaga kayo ng trip nila, Josh. Tapos kung saan sa akin pumunta mga... Saan yung pinaka na gusto mo talagang mag-stay ng matagal? Kaming tatlo talaga favorite namin ng Hawaii. Kasi pwede kang maglakad. May area doon na lakad ka lang ng lakad. Mm-hmm. Tapos merong isang area doon na parang bagong area nila na merong Disney na parang hotel na resort. So may timeshare ako doon. So nilubos na namin yon. Tapos naka 6 days kami paikot-ikot sa Disney. Ano yung pinaka matatandaan mo talaga na habang lumalaki yung mga anak mo na, ay, hindi ko makakalimutan tong araw na to? I think ito ngayon kasi because may friend kami na nagpahiram ng bahay niya. So, in fairness sa akin, naturuan ko silang gumawa ng chores. Si Kuya Josh, siya yung naglalabas ng... Kasi, di ba nilalabas mo yung basura? May specific day sa America. Mm-hmm. Tapos, tumutulong si Kuya doon sa paglo-laundry. Kasi isa lang naman ang kasama namin si Yaya Bingkay. Wow, gumagalan din! Oo, tapos si Bim naturuan ko kung paano maghugas ng panggan at mag-load ng dishwasher. Tapos ako yung luto ng luto for us. So, ibig sabihin, yung mga...
hindi mo nagagawa dito sa atin, marami kang nagawa doon. Nagawa ko talaga doon, naging consistent ako doon sa 10,000 steps a day. Kasi yun yung talagang sinabi ng doktor sa akin, kung gusto mong gumanda ang kalusugan mo, itry mo talaga na make yourself move. Sabi nila ano daw, ito sabi lang nila ha, nila. Pag Chris Aquino daw, lahat ng gusto mangyari nakukuha, lahat ng isipin nakakaya. Sa punto ba sa buhay mo, lahat yan ang masasabi mo na kaya mo lahat? I used to think that. Akala ko talaga dati ganun. Pero there are certain things pala na pag mas nag-mature ka, marirealize mo na merong mga bagay na dapat ipaprioritize mo over other things. Tulad kasi, ng? Hindi, dati akala ko superwoman talaga ako eh. Na kaya ko talaga na 18 hours a day magtrabaho. Parang akala ko hinahanap yun ang katawan ko. Tapos dati, parang every day na ginagawa mo to, chine-challenge mo sarili mo na ang papakita mo sa mga tao bago. And then, kasi nga parang 20 years ko halos ginawa, sabi ko, ano pa bang pwede kong ipakita sa kanila? So, aabot ka rin pala dun sa point na yon na gusto mo mag-take a step back at mag-isip na, okay, anong maganda para sa akin? Anong maganda para mapanood nila? At anong maganda na ma-share ko sa kanila, not just na kumita ko, pero may na-impart ka. Ayan naman! Itutuloy natin ang masarap na chikahan sa pagbabalik ng Yan Ang Morning! Nagpabalik ang Yan Ang Morning at syempre kasama pa rin natin ang aking ninang na si Miss Chris Aquino. Eto na, ninang. Go! Syempre, alam naman ng tao na very opinionated kang tao. Talagang sinasabi mo kung anong nasa loob mo. Itataas mo lang kung thumbs up o pag hindi, thumbs down. So, walang explanation? May explanation. Ah, oh, sige, okay. Duterte bilang bagong presidente natin. Bigyan natin, di ba, I think we live in a democracy. And siya ang pinili ng tao. Mm-mm. So, in the same way na not everybody voted for Noy ng 2010, but a lot of people gave him a chance. Mm-mm. So I think tayo bilang tayong mga taxpayers at mga citizens, di ba, dapat suportahan natin. Kasi kung hindi natin susuportahan, ang bansa rin lang naman natin ang magsasuffer at tayo yun. Nung nakasama mo siya, anong quality niya na gustuhan mo sa kanya? I was very upfront. Diretso talaga. And nakita ko, nung inikot niya ako sa Davao, how clean and how disciplined it was there. Doon ako nabilib. Aldab! I love them. Kasi si Maine, great. Parati niya sinasabi, di ba, na nakita siya ng tape dahil sa kakaspoof niya sa akin. Tapos nakita yung mga video. Tapos I've actually never met her. Mm-hmm. We've never met. Pero si Alden, nung paano gumawa kami ng My Little Bossings, tapos nag-guest ako sa Eat Bulaga, he was also a guest, nilapitan pa niya ako at sinabi niya, Miss Chris, ako po si Alden. Sabi ko, uy, kilala kita. Oo! I mean, parang diba yung they deserve all the success that they have. Competition makes everybody okay, strive harder. Okay lang ba sa'yo kapag inagaya ka? Depende. Pag maganda, happy ako. Bakit? Hindi ko ma-i-picture na yung nagsuspook sa'yo. Why not, diba? Ganon, kaya niya! Ayan! Kaya niya! So, kasing ganda mo, ang ganon, okay lang sa akin. Okay, next! Relasyong mas matanda ang babae sa lalaki. Hindi nag-work eh, so siguro ito. Hindi nag-work, bakit? Oh, di ba, sa tatay ni Bim? O di hindi nag-work, I think, ang ideal talaga, nabasa ko lang to ah, within 7 years daw of each other. Whether, if it's +7 or -7, pwede. Pero beyond that, parang malabo na daw. Nabasa ko lang yon. Hindi ko pa tina-try. Hanapin ko. Itatry ko kung ano. Next, single moms. Alam mo, yung eto, bilib ako talaga kasi, it's not because of relationships sana nangyayari yun. A lot of the moms here, due to circumstances, kasi di ba nagtatrabaho abroad yung mga asawa. Tapos, yung sa iba naman, minsan, hindi pinaninindigan. So, kailangan mag-isa. Pero, it depends also, I think, a lot on how devoted you will be as a parent. Kasi kailangan, siya yung first priority. Pero, ako nauunawaan ko na, financially, we've been really blessed. So, hindi ko mako-compare yung sitwasyon na meron ako with the situation of other moms. Ang ideal, of course, would be something like what you and Dong have, na nagtutulungan talaga yung mag-asawa. And I think, dapat lahat, yun ang ipagdadasal, na ibigay yun ni God. Pero totoo yun, kasi ako na-experience ko yun kay Zia, very hands-on ako, hindi talaga biro ang mag-alaga ng anak. What if mag-isa ka pa? Yes. So, sa mga single moms, ako din, sobrang saludo ako sa kanila. Same-sex marriage.
Catholic Church, pasensya na po, pero ito yung opinion ko. Kasi ako, I believe in monogamy. Mm-hmm. I think everybody has the right to love. Pero I believe also that you should stay faithful. So pwede naman eh. And I think dapat magkaroon ng recognition of civil unions. Kasi mga best friends ko, di ba, are mostly gay. And like, someone like Boy Abunda, who has been in a relationship for 30 years, hindi fair na pag may nangyari kay Boy, di ba, yung ano, magulo, walang rights. Mm. Kasi di ba, nangyayari daw yun eh, na means, kunyari, sa ospital, di ba, yung pipirma ng do not resuscitate, or yung pipirma ng mga papeles sa ospital, hindi naman pwedeng si Bong na 30 years niyang partner ang gagawa noon. Kailangan blood relation. So, in that sense, sana bigyan ng pagkakataon. Pero alam ko mahirap yon dahil sarado katoliko tayo. Whew! Oo nga. Eto na, hindi ko alam kung magagalit ka sa akin dito, pero may kumakalat na viral high school yearbook photo mo. Okay. At nakatis ka doon. Oo, totoo naman yon. Uso yun noon. Oo, ganoon naman ang uso dati. Lahat talaga tis galore. At ito pa ang sabi dun sa picture na yun. At taas. Pero kataas. Lahat daw ng chismis, alam mo. Parang naman, oo. Chismosa lang talaga ang peg. Oo. Mag-share ka naman ng hindi pa namin alam. Ayoko, mapapagalitan ako. Kaka-uwi ko pa lang. Tapos, alam na mga ate ko na pupunta ako sa'yo. Tapos sinabi nila, make sure wala kang kung ano-anong pagsasabi sa kanya about Noy. Ha? Sabi ko, okay. Oo. Sabi ko, okay. Alam mo, yan, ito lang. I think also, when you take a long vacation, naaano ka eh, yung umaalis ka doon sa mga toxic. So yung pagbabakasyon, masaya kasi nabibigyan ka ng pagkakataon na to just be you. At yun yung in-enjoy ko. Na-miss mo ba agad? Umuwi ka dito parang, ay, gusto ko na uli bumalik, bakasyon uli ako. O hindi, ready ka na umuwi, eto na uli ako. Actually, mga boys, nalulungkot, natiteary-eyed sila nung pauwi. And sabi ko, why are you so sad? Tapos parang sinasabi ni Josh na parang, kasi yung, syempre mag-goodbye na yung guards niya sa kanya. Eh syempre 6 years yun, na-attached, diba? Sabi niya, mamimiss daw niya. Tapos si Bim naman sinabi, because mom, here you're just a mom. Oh. So sinabi ko, I'm still gonna be just a mom, relax. Pero for sure, itong mga anak mo ay sobrang happy dahil nasolo ka nila ng ilang linggo, diba? Oo, and ano, masaya talaga yan. And I think masaya din talaga na nandun sa age si Bim na 9 na parang kahit ano pwede namin pag-usapan, kahit politika, yung parang ganun. And yun yung masayang part. Pag yung anak mo naging kaibigan mo na rin. Pahintayin ko nga si Zion na maging ano ko. I'm sure kasi daldal mo. Parang mas madaldal siya. Oh, yeah, exciting. Eto na. Siyempre magpa-fast talk tayo. Okay, game. Oh. Favorite song mo ngayon? Blessings. Christian song siya ni Laura Story. Una mong ginawa nung pagbalik mo dito sa Pilipinas? Nagsukat ng mga damit na kailangan isuot para dun sa mga inaugural. The next day, dumating na sila at nagpipipin na at nagsusukat na kami. Tapos, yun, nag-text lang sa mga kapatid ko at nagpahatid ng mga pasalubong. Eto na, Europe o Amerika? Dream ko kasi talaga, kung papayagan ako ng mga anak ko, na umikot sa Italy na ako lang. Celebrity crush mo ngayon? Yung sa international lang, favorite ko talaga, fan talaga ako ni Anderson Cooper. Pero di ba gay naman siya. So, okay lang. Walang pag-asa doon. Oo. Tapos yung, oh my God. Sana nakilala niya ako. Baka nag-iba pananaw niya sa buhay. Ang favorite movie mo? Kakapanood ko lang, for now ah, yung Me Before You. Sino madalas mong ka-text? Can I not answer that? Ah! Oo, hindi, mas okay na ganun, di ba? Kasi parang, I think karapatan ko na, yun ang na-realize ko din na nagbakasyon ako, karapatan ko na merong mga bagay na isa akin ko na lang. Kasi, in fairness sa akin ah, may passcode ng phone ko, both Josh and Bim, so nakikita nila lahat. And I think, sa kanila lang ako may utang. Sila lang ang dapat makaalam kung sino yon, kung anong nangyayari, kung ano man. Kasi siling affected, pero the rest of the world, akin na lang. O Nina, kung ako binuksan ko yung heart mo ngayon, anong color yan? Translucent pa. Ah. Pwede pang lagyan ng kulay. Ay! Oh. Sige lang ha? Ang init na kwentuhan namin, pero syempre, hindi ako papayag at hindi ko palalagpasin ang pagkakataong ito na hindi ako tuturuan ng Ninang kung magluto sa pagbabalik na... Yay! Yan ang morning! Nagbabalikan yan ang morning at syempre,
Siyempre, kasama ko pa rin ang aking ninang at tuturuan niya ako today ng binagoong baboy. Okay, let's start ah. Kunin natin yung sebo-sebo na nanggaling dun sa kusan pinakuluan yung pork. Liempo cut yan. There you go. Okay, so start tayo dun sa white onion. Lagyan ko ng konti ng olive oil ah. Ito ba yung masasabi mo na talagang hinihiling nila na... Nang sisters ko, favorite talaga to. Paliwa ko ng binagoong baboy. Favorite to ng mga kapatid ko. Eh, since iisang village kaming lahat, mabilis ipadala sa kanila. Kailangan mo hintayin, di ba, yan, na medyo yung... Mag-translucent. Yes. Yeah. Yan, papunta na siya sa kagandahan. Pwede na tayo mag-garlic. Grabe yung garlic natin. Hindi, hindi naman ganyan kadami, pero marami-rami. Hiling mo talaga magluto? Yun ang relaxation ko. Kailan mo na-realize na gusto mong magluto talaga? Mom ko kasi nagluluto eh. So, buntot ako sa mom ko parate. So, sinasabayan ko siya. Ano yung pinaka-favorite mo na niluluto ng mami mo na na-miss mo talaga? Ano, yung spaghetti sauce niya kasi ginagamitan niya talaga ng totoong kamatis. As in yung fresh. Wow. Eh, ang trabaho kaya gumamit ng fresh tomatoes. Kasi di ba, babalatan mo pa yon, tatanggalan mo ng seeds and all, pinakuluan and all. Pero itong ituturo mo na binagoongan, ikaw lang talaga nag-isip nito o meron kang pinaggayahan tapos in-enhance mo na lang siya? Hindi, kasi nasarapan ako. Meron akong show na ginawa in Bataan. Tapos yung bagoong doon, na doon lang galing. So, nung ano ko, sabi ko, ay gagawin ko to ng something kasi ang sarap-sarap ng bagoong niya. So that's why. We can already put na the tomato. Okay, kung gusto niyong tumagal daw to, huwag ka na magkamatis kasi daw pag naglalagay ka ng kamatis, mas mabilis na mapapanis. Pero since makakain naman to within 2 days, ubos na siya, so pwede na. Ikaw, ano niluluto mo sa house niyo? Depende kung anong gusto ng asawa ko. All right. Isang nag-request yun. Hindi, dati alam ko nagbe-bake ka. Yun, nakikita ko na pinapost mo. Ang favorite ni Dong na binibake ko, carrot cake. Wow, matrabaho yun. Sa pagmamahal, ginagawa. Wow! Sa pagmamahal! Okay, o, lagay na natin to. Pinakuluan nito ng 2 hours with luya and bawang. So, yun lang yun? Hindi, yun ang ginawa ni Ate Mel dahil sinabi ko yun ang gawin niya para walang lansa. Kasi mamaya pa natin, if i-flavor, then di ba sobrang malasa na siya because of the bagoong. So, mix-mix lang. Sila Josh, anong favorite na dish na niluluto? Roast beef or carbonara. Or, ang si Bim, ano kasi, hindi, mahilig siya talaga sa steak. So there, nakita mo na, di ba, na nanuot parang na siya. Ko, parang gusto ko din gamitin yung heart na ano. Oo, ito. Oh, sige. Niregalo to sa akin, kasi alam nilang, cute. Lagyan na natin ng papaanghang. Okay. How, anong level ang gusto mong anghang? Well, nagpapaano ako, nagpapa-breastfeed ako. Oh, so not eh. So. Ako na lang. I have both the, oh, sige. Yung red na sili na matapang talaga, at yung siling pang sigang. Ay, ito na lang. Lahat. Alam mo, meron nakalimutan. Nasaan yung dahon ng laurel? Parang nakita ko meron na siya kasama nung nilaga. Ayun, meron na. Okay. Now, what we're going to do is lalagyan ng konting vinegar. Once you put the vinegar, hindi mo pwedeng haluin. Kailangan mo hintayin na sumingaw at umamoy. O, lagyan natin. Ganyan. A little bit more. Tapos hayaan mo lang. Yan, pero naamoy ko na eh. Pag oras daw na... Hindi, konti pa. Kailangan... Ma-feel. Ayun, thank you. Later na to, pero... Ayan. Ganun dapat eh, di ba? Para maamoy mo. Ano? Yun, nung umamoy kong sumingaw na, pwede na. Halu-haluin na natin siya ulit. Okay, and now, eto na. Sorry, anak. Ito yung in-endorse ko. Kung ayaw mo gamitin, okay lang. Ano to? Alam mo na. Ay, malay mo! Oh. Pwede rin ako. Oo, di ba? Malay mo. So, yun. Oh. So, lagyan lang na konti. Konti. Tapos, lagyan lang ng black pepper. Ma-pepper ako. Mahilig ka ba? Mahilig. Sa paminta. Sabi ka ng asawa ko minsan, ang dami na namang pepper nito. Babasa mo naman. And then, ito na. Ito. O, lagay ko na yung bagoong. Malalaman natin later. Yung mas madali kasi, di ba, they always say, mas madaling magdagdag kesa humabol. So, paunti-unti muna natin until talaga ma-feel natin na pumasok siya. Ang lola mo ba, pag nagluluto, every time she puts suka or anything, or tomato, naglalagay siya ng sugar? Hindi. Kasi ang mommy ko ganun eh, yun ang sinabi sa akin, na anytime na meron kang acid or may tomato, kailangan lagyan. Lalagyan ng konting sugar. So maglalagay tayo ng konting brown sugar lang. Okay. Konti lang. Doesn't have to be a lot. Yeah, try natin muna. Kasi hindi pa ako naglalagay ng salt. Lasting salt kasi para malaman natin kung kailangan o hindi na. So let's try.
Napasok ka ba? Hindi. Parang dinerecho mo na. Ako, blow pa ako. Pakit pa ako ng pakit dito na blow pa ako ng blow. Hindi masyado. Ayan, tapos, lagyan natin ng konting-konting salt. Pink salt yung Himalayan, maganda daw yon. At yun yung sinabi ng doktor ko na pag high BP ka, pasado sa'yo. Konti lang. Ay, may ganun? Yes. Pink, social, pink salt. Good for the body daw. Yun yung healthy daw. Ayan. Hayaan lang natin to na ma-absorb niya lahat ng flavor for about, I guess, 5 to 10 yeah. minutes lang. Tapos okay na. Try ko yung sa'yo, ha? Ay, hindi, hindi. Okay na yan. Gusto ko itry yung sa'yo. Bakit? Yan na lang. Why? Masarap yan. But I will itry yung sa'yo. Ayoko. Bakit? Sige na nga. Try ko itry. Ito talaga. Okay! Di ba ako makuha? Wait. Oh, ay, ang ganda. Ano, fork tender na siya talaga. Oh, wait. Diretso. Ang init, diniretso mo, nakakaloka. Crop, diba? Ako din nga, pati iba mo. Sige, go. Oh. Stipan daw para ano, hindi mukhang peachy. Oo. Oh, oh. Sarap. Masarap. Hindi mo nagkakalayo yung lasa ng luto namin, in fairness. Ready na siya to be served. There you go. Nag-share ng kanyang special recipe ang aking ninang, kaya naman ako naman ang mai-share sa kanya sa pagbabalik ng Yan Ang Morning! Yan Ang Morning! Nagbabalikan nga ng morning at syempre, isa sa pinakapaborito naming dalawa ng aking ninang ay ang mga bulaklak, kaya naman mag-a-arrange tayo ng flower. Maglalagay lang tayo sa paligid ng parang pang-balance daw. So, wala lang. Kuha ka lang. Wait, kailangan palibot kasing lang. Height, di ba? Palibot lang. Kailangan like yours. Wait, ah. Paikutin mo. Pati ka sa ulo ko, sa ganyan. Ayan, so napaikot lang natin, di ba? Tapos, ayan, pwede mong putul-putulin. Kailangan talaga paikot para mag-balance. You're really artistic. Wait, it's not fair. Ang dami nung sa'yo. Inubos mo lahat, hindi, share. Hindi, okay, thank you. Ay, ito pa! Wala na kasi parang sabi ko. Ayan, kasi so... Kasi gusto mo ipalibot eh. Oh. Ayan, so nung pinalibot natin, tape pa natin para hindi tayo mahirapan na puro hawak na. Wait lang ah. Saan mo itatape? What portion? Dito, sa taas. Ah, sa taas. Okay. Oh. Ikaw na mag-tape. Help Nina. Help Nina kasi hindi ko... Ah, sige. Pwede na dito. Ayan. Hindi naman particular sa tape. Hindi naman. Para lang ano, hindi tayo mahirapan na hawakan siya. Okay. Kasi ang hirap pag hinahawakan lang eh. So, ang liliit ng kamay natin. Oh. So, kailangan makita mo na center. Tapos minsan makikita mo, di ba, na parang... Ba't yung sa'yo nag-bloom na yung akin? Hindi. Nakita mo naman. Parang, ano nice. Ba yung kulang? Saan kulang? Dito, sa gitna. Walang hindi. Laman. Hindi. Dapat dito sa side tayo. So, mag-a-add na tayo ng... Eto. Ibang flowers. Carnation. Okay. So, bahala ka kung anong color yung love mo na carnation. Paikot uli siya. Okay lang yan kahit hindi masyadong pantay-pantay yung kulay. Parang mas okay. Tingnan mo yung akin. Guest lang ako. Huwag na akong choosy. Maganda nga yun sa'yo. O, sige. Para di na tayo mahirapan. O, tape na uli natin. Okay. Oh my God. O, ikat na natin. Hindi mawawala ng trabaho mga florist sa akin. O, go. O, ayan. Sa, anong kinat mo? Tape na lang. Ito tape muna. Okay. I'll tape again. Para maano natin. Kaskat lang. Tapos if ever na parang feeling natin kulang pa, magdagdag na lang uli tayo. Nang? Nang flowers pag nalagay na. Kasi nagmamadali ka. Hindi ako nagmamadali. Nahihirapan lang ako. O ayan, mag-add na lang tayo. It's hard ah. Talaga? Oh, kasi siguro nga kasi diba mahilig ka mag-drawing. Yan. Wait, what am I going to do dito? Ayan, kakat lang. How are you supposed to cut it? Slant? Well, yung iba maarte. Depende, kasi pag bouquet ang gagawin natin, oh. Talagang sa te-amo mo kasi natinuro sa akin, kailangan nag-stand yung ano nila, yung tumatayo, kailangan paslant. Pero bilang nasa vase naman tayo, cut na lang. Sige. Kahit anong cut na lang. Pero how much of it ang puputulin ko? Ikaw, kung gaano kataas na height yung gusto mo. Sige. Mahirap to ha. Ba't ba to naisip ko? Ha? Sabi ko para meron tayong activity. Ninang, anong ginagawa mo? Eh, tinatry ko kunin kasi pumasok sa loob yung mga ano. Huwag hayaan mo na yan. Okay lang oh, yan. Oh, lalagyan mo ako. Na. Wait lang, wait. Sabihin nila, my God, that girl ah, ang messy. Oh. Mm. Ang pangit ng akin. Nahihiya ako. Mag-order na lang ako sa'yo. Kailan ba magbubukas yung flower shop mo? Ayan, ang ganda naman eh.
Lagyan lang natin ito para hindi mukhang okay. Parang tinipid yung akin. Bigyan mo pa ako ng isang ito, galon. Ito, ito, ito. Yan, thank you so much. Okay. Yay! Gumanda na yung akin. Oh. Yan na! Maganda na siya! Tapos mo diba pag pinadala mo, uy, gawa yun ni Chris. Ay, ang ganda! Di ba, ganun sila. Sabihin mo, wow, yung ano. Hindi, pero yan maganda talaga kasi visually, di ba, yung kanya, parang galing mall na. May message ka ba sa mga mommies na katulad namin? Mag-ipon. Sa mga nanay, di ba? Kaya naman tayo nagsusumikap. We want our children to have good lives. And ngayon ko natutunan na, di ba we all say quality time? Hindi eh. Totoo yung quantity of time. Mm-hmm. Iba talaga yung mabubuhusan mo ng maraming oras talaga at panahon ng anak mo. Kasi yun yung mga hindi nila makakalimutan. Nina, alam ko na hindi ko pa masyado nakakapahinga sa bakasyon mo at halos kakauwi pa lang pero pinagbigyan mo ang yan ang morning. Maraming salamat sa'yo! Ako mag-thank you ah! Kasi, di ba in this world, you don't find a lot of permanent friends. Yung parang minsan kakampi mo ngayon, bukas hindi mo nakakampi, pero I have to say this na ano, kayo ni Dong talaga, and most especially Dong, para sa asawa mo. Kasi super bait siya Kenoy talaga. And yun, tumatanong kami ng utang na noon. Pag nakikita ko yung post niyo, kasi di ba hindi mo pwedeng lokohin ng tao. Makikita ng tao what is genuine and what is real. And by letting us see your lives, you inspire us. You inspire us na umaasa pa to love and be loved na pwedeng mangyari yun. Kitang-kita how much he supports you and how much you support him. So yun ang natututunan ko galing sa inyo. Wow! Thank you, Nina! Thank you! Thank you! Mwah! Ayan, thank you. Again, mga kapuso, Miss Chris Aquino. Thank you.